So number 33 na tayo, no? 33. 20-foot-long water trough has ends in the form of isosceles triangle whose equal sides are 4 feet long. Determine the dimensions across the top of the triangle, triangular end so that the volume of the trough is a maximum. Okay, maximum volume daw, no? So, ano bang itsura pala niyan ng trough? Maginig, parang siya, no? Pag tinignan mo yung cross-section niya, triangular, sabi niya, di ba? Tapos pag tinignan mong 3D, mga ganito siguro itsura niya, no? Pag ganyan. Ayan, no? Na-imagine ba yan? Parang papel. Na binend, no? Ayan, tapos dito yung cross-section niya. So, pwede mo siyang i-consider na prism, no? Triangular base na prism. Ayan. Ano bang sabi niya? Lagay muna natin, no? 20 foot daw yung length niya. So, 20 feet to. Tapos, ang sides niya as isosceles naman, no? 4 feet. So, basahin natin mabuti, no? Determine the dimension and the volume. So, dimension, I guess ito yun, no? Pero, dalawa yung tinanong niya, dimension and volume. Pero pag tinignan mo yung choices, no? Cubic feet, so hindi na natin kailangan accuracy D. Pwede na natin diretso si V. Now, ang tanong, no? Dalawa ang pwede mong gawing pa dyan, no? Pag alam mo yung most efficient cross-section, most efficient, di ba? Most efficient triangular cross-section. Ano ang most efficient? Pag sa open channel ka. Di ba right triangle lang yan? Or when the angle here, no, yung angle dito is 90 degrees. Yan yung most efficient. Ngayon, kung hindi mo matandaan or nakalimutan mo, pwede mo naman gamitan ng parang yan, no? Derivative. Gusto mo yung maximum area, ibig sabihin, maximum volume, ibig sabihin, maximum area, since constant naman si 20, no? Di ba yan is equal to 1/2, yung dalawang side, sabihin natin AB sine theta, di ba yan yung general formula for a triangle? Pero itong AB natin, constant lang naman yan, no? Ano ba yung value ng constant na yan, di ba? 4. So, 1/2 times 4 times 4 sine theta. So, hindi na natin kailangan pakialaman yan. Ngayon, kunin na natin, parang optimization problem lang siya, no? Kunin na natin yung area para makuha natin yung theta dito kung di natin alam na 90 degrees pa lang most efficient, no? So, ang dA natin in terms of theta, ayan, dA d theta, no? Is, I think, 8 to, no? 8, derivative ng sine, cosine lang yun, di ba? Cosine theta. Ngayon, kung makuha tayo ng optimization or yung pinaka most efficient, di ba, ini-equate natin itong dA na yan to 0. Yung natin most efficient. Yan. So, ibig sabihin, 0 daw to. Huwag na natin pansin yung constant kasi pwede lang naman natin divide sa 0. 0 lang din naman yan. Cosine theta. So, tanungin kita, no? Anong angle kung saan ang value ni cosine is 0? Pwede mong gamitan ng calculator kung di ka sure, no? Pero yan is 90 degrees. Ayan. So, na-prove mo na 90 degrees or right triangle talaga magbibigay sa'yo ng most efficient cross-section. Ngayon, pwede na ba nating sagutin yung volume? Siyempre naman, no? Ano bang general formula ng volume ng isang prism? Di ba yan yung area lang ng base? At teka lang, nanaglag. Area ng base yan, times mo lang ng length niya. Yan lang yun, di ba? So, ano bang area ng base? Di ba yan yung area ng triangle? Di ba yan is 1/2 base times height lang? Or kung gusto mo ito, ito gamitin mo formula. Pero since triangle naman yan, no? Base mo is 4 lang din, height mo is 4, cosine 90 is 1. So, wala lang. Yan, 20. Tapos, pag sinold mo yan, that is 160 cubic feet. Ayan. So, meron ba dyan yung 160 cubic feet? Siyempre naman, ayun, no? Ayan. So, and itong next naman, no? Application yata to ng paraboloid. Sabi niya, hindi parabola. So, anyway, burahin natin to. Kasi nakaharang na siya uli. Ayan, burahin natin. Sagutan naman na natin, no? Ayan. So, na yun. Gusto niya, the interior of a satellite TV is a dish having the shape of a finite paraboloid, diameter 12 meter and 2 meter deep. So, pag ako nag-drawing ng parabola, no?
nakataas lagi, parang bowl. Wala, depende sa inyo yan, no? Kung gusto nyo naka-side, akin kasi gusto ko pa yung drawing ko yan, no? Nakataas ng ganyan. Ayan. Ayan, wala lang, keep ko lang. So anyway, talong naman is, walang naman, di ba? Hanapin mo lang pag mga ganitong tanong, usually, no? Kukuha ka lang ng points. Anong points? Tingnan natin, no? Diameter niya daw, dito, no? 12 meter. Tama ba? Tapos, ang depth mo is dito from dito. 2 meter. Okay. O ngayon, tanongin kita, anong point ang pwede mong mapalabas dyan? Siyempre, 0, 0 dito. Kasi dyan yung drawing ko, no? 0, 0 usually yung vertex, yan. Yung dalawang points na pwede mong makuha dyan, siyempre, yung 12 meter yan, ibig sabihin 6 to, tama ba? Ang height ko is 2. Ayan, negative 6, tapos 2. So, may dalawang points, actually, tatlong points pa nga yan, no? Sobra-sobra na. Ngayon, tinatanong niya, find the distance from the center of dish to the focus. So, yan, no? Focus. Center of the dish, which is the vertex, no? To the focus. Ayun, huwag niyong isasagot yung dito, ano? Hindi naman yan yung automatic na value ng focus. Somewhere here pa siguro, or baka dito sa below, hindi ko lang sure. So, assuming na nandito, no? Kasi, binigyan ka lang naman ng 2 points. Ayan. So, ang formula nito, no? Kasi, ano ba to? X squared yata to. 4ay. Diba, ganyan yung formula ng parabola? Paraboloid. Parabola. Paraboloid is the, pariba, 3D na. Tapos ni-rotate mo about the y-axis siguro, no? So anyway, ano ba to? Ano ba yan? Ang x ko is 6 squared. Tama ba? Ano ba yan? Nag-lag, no? 4a. Kunin na lang natin 4a. Divide mo ng y. 2. Ano ba to? 6 squared is 36, I believe, no? Divided by 2 is 18. 4a. Kunin naman natin si, I think si A na lang, no? So, 18 divided by 4. Ano yan? 4.5 ba yan? Double check ko lang sa calculator, no? Ayan, 4.5. So, di ba yan yung A? Yan yung distance from the center to the focus. Agree naman, di ba? Yan yung distance from the center to the focus. Yan yung definition, di ba yan? Ayan. Yan yung distance from vertex. Yan, center, vertex, no? To focus. Yan din yung distance kung may directrix ka, no? Kung pinapahanap man din. Hindi A lang din yan, no? A distance yan. So anyway, ano ba yung A? Yan yata yung nahanap, diba? Find the distance from the center. Hindi 4.5. Ayan. So application lang siya. Ilagay mo lang yung points. Ang formula dito, no? Huwag mong i-assume na kung saan yung diameter ng dish mo at yung depth. Sabihin natin, in-assume mo dito, hindi mamamali ka na, no? Pag dito mo in-assume, yun sa may diameter. So, nakadepende yan, no? Ang makukuha mo sa mga given niya is yung along, or points along the parabola, paraboloid. Tapos, saka mo ma-solve yung A. Ayan. So, mag-ingat lang, huwag niyong ilagay dun sa gitna nun kagad, no? Huwag assuming, di ba? So, anyway, calculate the power required of 1,400 kilogram when the car climbs 10 degrees, di ba? Degrees yung one of dyan. Hill at a steady 80 kilometer per hour, assuming the retarding force. So, ano ba yung power? Diba, gamma QH? Ibang power yata yun. Sa hydro yata, no? Siyempre, wag nyo gamitin si gamma QH. Pang hydro yan, no? So, anyway. And, siyempre, yan is, I think, force net. Di basta-basta kung ano-anong force yan, no? So, force times velocity. Ayan. Yan yung power, no? F net. Importante yung F net, no? Huwag lang biglang mamili ka lang ng isang force dyan. Tapos yun na yung gamitin mo. Huwag ganun, no? Ayan. So, may sasakyan tayo, no? Di ko alam yung tsura ng sasakyan. Ayan, sasakyan daw yan. Tapos may retarding force. Di ba retarding? Hindi dapat pinipigilan niya yung force na yan. So, again siya dun sa movement, di ba? So, ang retarding force natin is 700 newtons. Maliban pa dyan, ano pa? May binigay ba siyang friction? I think parang pag sinabing retarding force, yan na yung mismong ano, friction na yan. Siya na mismo nag-solve ng friction niya. Parang ganun yung iniisip ko, no? Pag retarding force. Anyway, maliban pa dyan, meron pa tayong force na vertical, di ba?
and that is 1,400 kilogram. Siyempre, times natin ng 9.81 meter per second squared for, para maging Newton siya. So, Newton na yan, no? Tapos, siyempre, hindi yan yung kunin natin, basta-basta, no? Naka-inclined yan, eh. Inclined ng 10 degrees. At siguro naman, no, hindi ko, memorize yun na siguro, no? Pag gumagawa ng ganito, lagi inclined. Laging sa vertical yung equivalent na angle niya, no? Yan, so, kung 10 degrees dito sa horizontal, pag lumipat ka dun sa body mo, yung 10 degrees is from the vertical naman, no? So, memorize yun na lang kung, hindi nyo pa memorize, no? Memorize yun na lang yan, no? Ayan, para lang kung gusto nyo yung i-derive pa yan, no? So, anyway, ano pa ba to? Given tayo ng velocity, may Fnet na ba tayo? Ano ba yung force na against din? Di ba against pa yung isa pa dyan? Yung weight niya mismo, di ba against din yan? Teka lang, namimili ako ng kulay. So, yan. So, yan is, ano ba tong 1-4 dyan pala? Ayaw ko namang, ang laki pala, no? 13,734 newtons, tama ba? Ayan, tapos, ano pa ba yan? Sine niya, di ba? Sine 10 degrees? Ayan. Kasi cosine is yung vertical na pagano. Okay. Siyempre, sine yung pa-horizontal naman, di ba? So, ano ba yung F net na? So, pareho sila, no? Pareho silang kinokontra yung fan niya. So, dapat may force tayo magkukos siya lang pataas. So, dapat force. So, pag nag-summation forces tayo ng x prime equal to 0, summation forces x prime. X prime yung tawag ko dito, no? Yung naka-incline na x. So, yan, no? So, ang force natin, automatic, no? 13,734 sine 10 degrees plus mo ng 700. So, ang kailangan nating force para tumaas siya is 3,084.8840. Dapat lampasan niya to para, syempre, para makataas siya. Kung mas mababa dito sa dalawang forces na yan, no? hindi siya makataas, di ba? So, anyway, yan yung Fnet na natin, di ba? Meron pa ba, may problema ba tayo dyan, no? Fnet na yan. Sino may problema pa dyan? Wala na siguro, no? Meron pa bang tutulong? Or meron pa ba tayong neglect na force? Friction, wala namang sinabi, di ba? And sabi ko nga, pag retarding force, parang siya na yung nagbigay ng mismong frictional force. Parang ganun lang, no? So, anyway, ano ba to? Power to, power, no? So, 3,084.8840.72 times mo ng velocity. Hindi ba yun yung formula natin? Ayun, no? Times mo ng velocity. Siyempre, kung gagamit tayo ng velocity, wag namang, unless, convert muna natin nung pwede nating ma-convert. So, kph kasi, no? So, kung kph ang di-divide natin para maging meter per second siya. So, kung hindi nyo pa memorize, 3.6 yan lagi, no? Kasi 3,600 seconds, tapos 1,000 kilogram, ay kilometer to meter, yan, di ba? So, yan. So, yan yung power natin. So, ibig sabihin, 80 divided by 3.6. So, meron tayong 68,552.97938. Anong units to? Di ba, newtons, tapos meter per second? Diba? Ibig sabihin, ito is, ano, watts. Okay. At kung watts yan, nagbigay yata siya ng hint dun sa mga naunang problem, diba? Ang watts natin is 746. So, may hint dun sa kabilang problem. HP ang hinahanap niya. So, lagay ko na lang dito. Kahit naglagay, ano, 746 watts. Diba yan is 1 HP? Tama ba? So, ibig sabihin, divide pa natin ng 746 at 91.89 HP. So, meron ba dyan 91.89? 92 na to eh. Unless mali ako ng units, 91.89, medyo tumaas ng konti, no? Pero I guess, ito na yung sagot natin. Double check ko na lang. Pero yan yung pinakamalapit. Unless nagkamali tayo, no? 10 degrees.
Nasali ko ba yung 10 degrees dito? Parang nasali ko naman. 3,000. 30,000 to eh. So, mababa lang dapat. 80. Baka sa conversion. Hindi ko lang alam. Baka hindi pala 746, no? Pero I believe 746 yun. So, anyway, the world's highest bridge, the Milo Viaduct in France is 100. Okay, an object is dropped from the top of the bridge, neglecting air resistance. The height of the object at time t is given by the polynomial function. So, meron tayong alien na signage yan o symbol. Ayan. So, given naman na yung polynomial function na magbibigay sa atin ng height. So, wala tayong problema dyan. Binigay na yung mismong formula. Ang problema mo lang, yung signage na yan. Pero, again, no? Kung nagsasolve ka naman, mag-guess mo naman yan, no? Mag-guess work mo naman na score yan. Kasi yan yung usual na itsura ng mga ganitong problem. Okay? Kung nagsasolve ka naman ng laging ganitong problem, hindi madali lang natin maulaan na score yan, no? Kasi unnatural naman na square root na kalagay dyan. So anyway, ano pa ba? Okay, tapos nagbigay siya ng dalawang T. So, anong gagawin pag dito? Usually, ang tumatama dyan is itong nahuli, no? Nakalimutan niya lang palitan yung nauna. Parang ganun. Pero itry natin, no? Hindi natin mapapalabas dito. Sinasabi ko lang, no? I'm saying. Ayan, no? Pag trinay mo to dito, hindi mo mapapalabas naman yung sagot. So, okay lang. Find the height. Ano pa ba? I think lalagay mo lang yung value na 8 dyan. Kasi height naman. Tama ba? Negative 16. Try natin yung 1. Plus 1, 1, 2, 5. Papalabas mo dyan. Pag t is equal to 1. T is equal to 1. Anong pt? Anong height? Di ba yan? 1109 lang daw. Siyempre, hindi na yan yung sagot, no? Pag t is equal, ang bababa nito, oh. Ibig sabihin, medyo more than 1 seconds na yan. Okay, pag 8 seconds na yung nagdaan, gano'n na siya kalayo. Ayan. 8 squared, no? 101. Siguro naman nakuha na to, no? Dali lang yan, no? Ayan. So, nag-typo lang siya, yun yung problema ko. Pero binigay niyo na yung formula. Tsaka yung symbol, no? Yung problema mo dun. Ayan. Ito medyo may problema tayo. May problema tayo dito. At kung nabasa yun na dun sa PDF, I think ito yung may kulang data. Pero may binigay production volume times cycle per hour. Binigay niya naman yung loose volume. Usually, no, pag loose volume, and sinabi niya naman, no, mga ganitong tanong, pwede mo rin gamitin yung unit analysis, di ba? Ibig sabihin, kailangan mong mapalabas tong loose volume na to, cubic, per h, per hour yan, di ba? So, ibig sabihin, dapat i-divide mo siya ng hour, somewhere around the world, no? What? So, 2.68, ano bang gagawin natin sa mga values na yan? May average hold distance na 61 meter, the effective rate is 6%, the bucket fill factor is 1 meter, and the job is 50 meter. Okay, so kulang tayo ng data, I believe. Mapalabas ba natin yung mga yan? Wala tayong cycles per hour. So I believe dalawang table yung kulang dito. I-refer nyo na lang sa PDF, no? Nandun yung tables na kulang dito. So anyway, ang gagawin dapat dito is may formula ka dyan eh. Ang importante dito, no, mapalabas mo yung eto, 50 over 60. Saan galing yung 50 over 60? Kasi I believe, no, kung magta-try ka, ito yung hindi usual na nakikita, kung hindi mo pa nakita to, no? Yung 50 minute per hour na yan. So, pansinin, no, minutes to, tapos hour to. Ibig sabihin, pag ginawa kong minutes pareho, anong mangyayari? Ayan, magka-cancel to. Ito na yung efficiency. At yung unitless ang efficiency, no? So, ang importante dito, no, gamitin mo yung 60. Divide mo ng 60 itong 50 na to. Tapos, dun sa cycle per hour, dun mo makukuha yung per hour niya. Ang tanong, nasaan dyan yung per hour? Wala dyan, actually. Kasi, kailangan mo gamitin yung mga to, tapos makuha mo yung per hour niya, yung cycles niya. Yung dalawang given dito, oh. So, wala tayong magagawa. Pero, ang sagot yata dito is, ang, actually, typo din yata yung pa dito, no? 168 yata dapat yung sagot.
168. So, baka nagkamali ng pindot dito. So, power of C ba yan? Or baka power of A? Anyway, hindi natin alam. So, anyway, nasabi ko lang, no, ito erroneous. Wala tayong magagawa dyan. Kulang ng given. 38, ang manufacturer of metal washers. O, ito rin, no. Siguro naman, marunong naman tayong mag-area ng circle na may butas. Okay, anong area ng circle na may butas? Diba pa lang yan? Pi r squared minus r na maliit squared. Ayan. Diba ganyan yan? Diyan yun lang yan. Tapos gusto mo daw i-factor out completely. Kasi in other words, no, yung malaking circle minus mo na maliit na circle. Tapos factor mo daw yan. Ibang factor nito. Ayan, diba yan lang yun? Okay. Pero pag tinignan mo ngayon, wala, no? Wala dyan. Wala, no? Wala dyan yung sagot. Tapos isipin mo, baka nandito naman, no? So, pinakamali siguro itong dalawa kasi wala silang pi. Diba sinabi na naman natin na yung parang di dyan, pi yan. So, walang pi itong dalawa. So, automatic wala to. Pero sila yung may alternating, no? Okay. Tapos kung manghula ka, no? Alin dyan yung hulaan mo? Eh, depende sa'yo yan, no? Power of A. Sinabi lang sa amin, no, pag gumagawa ng problems si examiner, usually nilalagay niya yung unang sagot as the yung tamang sagot, yung una niyang nilalagay. So, nasa letter A. Ang usual, ang default. Diyan yung default na pinaglalagyan ng tamang sagot sa letter A. Tapos, sinashuffle. So, may chance na yung tamang sagot, ito, yung letter A, hindi niya pinalitan. Ayan, so most likely ito yung sagot. Okay, yun lang yun, no? Siguro yung napansin nyo rin sa May 2022, no? Sumagot din kasi ako doon, no? Yung may letter A sa harap. Ayan. Tapos may choices laga pa siya, no? A, B, C, tapos may letter A sa harap. Ano yan? Kasi yun yung ginagawa ng examiner, no? Yung unang letter dyan, doon niya nilalagay yung tamang sagot. Eto, nakalimutan siguro burahin yung letter A. So, nakalimutan, no? Sinuffle niya nga. Na-shuffle. Nandun naman sa letter C. Yun lang, kinalimutan na nandun pala yung A niya. Pag yan yung A, ibig sabihin niya yung tamang sagot. Nakalimutan lang burahin. So, sinuffle niya, nakalimutan burahin yung A. So, yan yung sagot, no? Yung may A. So, sa mga sumagot, napansin yan, no? I think, no, yan yung sagot. May mga erroneous din doon sa problem sa May. More on typo. Meron doon yung table doon sa survey, may typo siya. X and Y lang yung hinahanap na typo pa, no? So, so anyway, ayan. So, siguro yun lang, no?